Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay isang napaka-candid and raw na audio recording ng isang interview ko with a COVID-affected kababayan. Pwede niyo po bang isalaysay kung ano po talaga ang nangyari at ano po yung tinulong ng government o ng company po sa inyo or hindi ginawa ng anumang agency po para sa inyo? Pwede niyo pong i-share po lahat ngayon. Ganito po kasi yung nangyari. Nag-announce sila 3 hours ago. Nagbigay sila ng list ng name. Tapos, may designated room numbers na. Yung designated room numbers na yun, yung ibang nasa loob ng room na yun, halimbawa, room A100, ganun. Nasa facilities pa ang iba. Karamihan nasa facilities pa sa ngayon. Okay. Tapos, maglalagay sila ng tao doon. May 7 taong nakalagay doon sa room 100. Lalagyan nila ng panibagong tao. Paano naman yung mga gamit ng tao? Yun ang unang concern. Pangalawa, paano pag dumating yung ano? Halimbawa, ako, tenant ako ni ano, ni room 100. Tenant ako ni room 100. Inilagay sa box yung gamit ko. Tapos hindi pala ako malilipat. Anong gagawin ko? Ako ang mag-a-adjust sa room ko? Yeah. Diba? Ganun ka, okay ako doon. Saludo ako doon sa idea nila na 4-person each room. O yeah. Sige, ando na tayo. Yun yung pinapa-implement ng batas. Yeah. Pero sana naman hindi yung bukas lang. Ano yun? Pag-iklap mo lang, pagpikit mo lang, tapos mo na yung mga gamit mo, naayos mo na yung mga gamit mo. Yeah. Come on, grabe naman sila. Yeah, at saka isa pa, sana kung ang ililipat nila, yung tatanggalin nilang tao, ilagay nila sa bakanting rooms or sa bakanting dormitory. Total naman, may pinapagawa sila, di ba? Para saan yun? Para saan yung mga pinapagawa nila? Para sa mga white collar lang? Grabing discrimination naman. Bakit ang Yenan tumawag sa pulis? Yenan tumawag sa pulis, hindi sila mailipat ngayon. Kasi invading privacy nga naman, trespassing nga naman talaga. Yeah. Tapos bakit ang mga Pinoy, pinipilit nila, wala silang magagawa, wala kaming magagawa. Kung hindi kayo susunod, tatawag namin to sa pulis, ganito, ganyan, ganyan. Laging ganun na lang ba ang katwira naman? Nakakapagod naman na yung ganun. Hindi naman isang bagpak lang yung gamit namin doon na para na lang kami pinalayas naman na hindi kami nagbabayad ng dormitories. Nagkakasagutan na doon sa GC, sa page ng ano, nagkakasagutan. Wala man na kahit isang reply ang SHENGHUA na under control na, ginagawa namin ng paraan, temporary lang to, walang pakiusap eh. Ano eh, hindi pakiusap ang ginawa nila eh. You live with no choice. Kilala niyo ba si Ms. Rochelle? Coordinator po yan, isa rin yan. Isa pa rin po yan, nakasagutan ko yan noon. Wala rin nasagutan namin noon. Di po ba stay out ako? Yeah. Di po ba nag-declare ako? Yeah. For legalities, nag-declare ako na nag-apartment ako. Kasi hiningi nila, nagpasa ako ng lahat ng documents na kinakailangan nila. Para masabi ko, para alam nila kung nasan ako, alam nila kung saan nila ako hahanapin in case of emergency. Pinasa ko lahat ng kailangan nila. Then, dumating itong si COVID. O sige, kailangan bumalik sa dormitories. Ando na po ako, bumalik po ako. With no question. Ang ginawa nila, pag 2 days ka na hindi umuwi, kailangan mo mag-explain. Kailangan mag-explain ka sa kanila. Kung saan ka nagpunta, kung paano ka ano. Eh, paano yung mga hindi nag-declare? Na mas marami ang population ng hindi nag-declare kesa sa mga nag-declare. Yeah. Ang ginawa ko noon, tinanong ko siya. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, implement ay kung ayaw mong sumunod, kung ayaw mong mag-explain, sumunod ka na lang sa batas. Sabi niya sa rules. Ang sagot ko sa kanya, sumusunod po ako, walang problema sa akin na mag-explain ako ng paulit-ulit ng araw-araw, wala akong pakialam diyan. Ang akin lang, sabi niyo, ito is batas para sa lahat ng empleyado ng KYEC. Pero ang nangyayari, batas for chosen people only. Batas na pinapa-implement niyo. Ang sagot po nila ganito, hindi namin kayo kayang isa-isahin, napakarami niyo
What's the sense na may rules pa? What's the sense na may ano pa? May pinaim, may ano pa? Di ba, ibig sabihin, yung mga nag-declare, yun lang ipinapasa nila sa HR para mabango pangalan nila, para masabi may ginagawa sila. Ilang po yan, hindi po yung ina-absorb niya lang. Minsan nga po siya na nga lang din ang nade-decide eh. Siya kanina, na-release daw siya kanina. Hindi ko na itinawag sa ito kasi nga, sabi ko parang hindi naman na ano, ayokong madagdag pa na naman sa panibagong stress na naman. Mm-hmm. Ito ang sabi kanina, release na ni hospital. Ang problema, sa kanya pinapasagot ang taxi. Wala kahit anong release paper na binigay ang hospital. Huh? Wala na siya cash na dala. Isa pa, safe ba na gumala siya na mag-withdraw para lang makabayad sa taxi? Tapos sabi niya, SIN lang ang SHENGHUA. Wala man lang chat kahit isa. So, nireplyan ko, baka kasi pwede naman na wala talagang release paper na binibigay ang hospital kasi nga, di ba, ang pagkakaalam ko rin is ang hospital directly sa broker nag-a-update. Mm-hmm. So, ang sagot niya sa akin, so pwede siyang lumabas as in ma-expose sa ibang tao. Babalik siya sa facilities, tatanggapin ba siya doon ng ganun-ganun lang without any papers? Tapos, sabi kong ganun sa kanya, depende yan kung may coordination ang hospital to broker to quarantine facilities. Yeah. Akong ganun sa kanya. Yan na nga eh, yun ang sagot nung friend, nung ano ko. Yan na nga eh, ganyan din ang sinabi ng broker ngayon, mag-withdraw. Ang point kasi, natatakot yung tao na lumabas at may expose. Kasi nga, di ba, kagagaling niya lang na nag-positive. Kung sabi niya, paano yan paglalabas na naman yung tao, malalaman na kagagaling na nag-positive. E di magpe-penalty pa yung tao kasi nag-withdraw, kasi gumala. Na supposed to be, dapat obligasyon niya ng ano eh. Obligasyon niya ng coordinator eh. Kailangan pa ba ang tao tapos pag nanghingi ng tulong ang tao, nanghingi ng tulong sa mga kagaya niyo na individual, anong sasabihin? May nagsumbong, may nagganito, may nagganyan. Anong pag-iinitan? Sinong pag-iinitan? Kami ng mga empleyado. It's supposed to be trabaho nila yun. Na nag-allergy ako, ang sagot nila, ay pasensya na po ma'am, wala po kaming service ngayon. Kung gusto mo, wala na kaming driver wala ngayon, nasa labas pa yung driver. May pipe yung binabayaran sa broker, ako. Tapos ang sagot po nila, kung gusto mo mag-antay ka ng ganitong oras, yun, sabi ko, antay na ako kung nararamdaman ka? Hindi na nga ako halos makahinga. So ginawa ko, tumawag ako ng taxi. Ako na po. Yeah. Sabi ko ganun, magiging kapwa-tao lang sana po eh. In regard po doon sa problema na yun, ang ginawa po ng Duterte administration, kung hindi po ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko lang po ha, may ginawa po ang Duterte administration doon. Yun po yung time na ibinan ang KYEC sa Pinas. Wala pong naipadalang mga diyan. But until the time tama, na ayos nila. Kaya pumasok ng mga Vietnamese. Tama? At saka hindi lang yun eh. Hindi lang yun sa bracketing eh. Sige, sabihin na natin may bracket. Siguro naman may range ng kung magkano yung kinita ng tao. Siguro naman, hindi ganun na half. At saka, bakit doon lang sa bonus ikakaltas? Which supposed to be, kung kulang talaga sa bracket, bakit hindi ipinasok sa monthly salary? Ito ang iparating nyo sa MECO, sa CLA. Pumunta kayo sa KYEC, pumunta kayo sa SHENGHUA. Kayo mismo, mga empleyado ninyo ang mag-conduct ng investigation. Pumunta sila na hindi sila nagpapakilala na taga-MECO sila, taga-CLA sila. Yun. Pumunta kayo, mag-conduct ng investigation. Bawat isang tao, interviewin nyo, kumusta ka dito, anong lagay mo, anong complain mo, ano ang status mo dito. Ganun. Okay. On that case, wala silang magagawa kasi kinausap sila eh. Kinausap sila one by one eh. Pero yung magpapapirma, malalaman, hindi natin malalaman. Wala na nga kami tiwala dyan sa CLA sa MECO eh. What if yung pirma
picturean, isense, oh, ito, SHENGHUA, yung mga ano, nag-complain sa inyo. O tapos tayo dyan. Diba? Kasi nga po, sa nangyayari ganito eh. Parang nagiging pagdating sa magko-complain, kailangan ang unang-unang sasabihin sa iyo or kahit na simpleng interview lang na gaya nito, ang unang-unang itatanong sa iyo is maitatago ba identity ko dyan? Yun. Totoo. Ganon sila katamasak gumawa ng paraan para masiraan yung tao na magre-reklamo sa kanila. Yun. Whatever it costs, gagawan at gagawan kanila ng problema. Tama. Kung hindi ka man mapupunta sa department na walang OT, ilalagay ka sa trabahong susukuan mo talaga. Yes, ikaw na ang mga ngayaw. Alam na namin yan. Bakit ang implementation nila ng batas na ganun, ang bilis? Bakit yung mga basic needs ng mga tao hindi nila ma-provide? Grabe talaga, sobrang stressful. Hindi kami mamamatay talaga sa COVID, mamamatay kami sa consumption. Yun, sana naman bigyan kami ng ilang araw para naman maiprepare muna yung mga gamit namin. Exactly. Hindi yung pagdating na lang namin doon, hindi na pala kami taga doon. Yung ang announcement nila, mag-prepare na kayo, uuwi na kayo sa dormitory nyo ngayon, tapos pagdating nyo sa dormitory, may box doon. Kumuha kayo ng box nyo, ilagay nyo yung mga gamit ng lilipatan nyo na kwarto, ilagay nyo yung mga gamit nyo. Ano yun? Magic? Ang gamit namin, baso lang? Parang ano lang? Para kaming mga baboy na iihawin na lang kaming ganun-ganun na lang? At ang announcement pa nila during the time na ililipat kami sa quarantine facilities, wag kayong magdala ng maraming gamit, hindi kayo magbabakasyon. Hindi kayo magbabakasyon. Ay, sira ulo broker niya si Jonathan. Wag kayong magdala ng ano, yung pang announce niya, wag kayong magdala. Yung pala kailangan talagang magdala. Kasi wala na kaming uuwi at hindi na namin alam kung saan kami uuwi. E di sana, sinabi na lang nila para lahat ng gamit namin, ipinack up na namin bago kami napunta dito sa mga facilities. Bakit ang mga Pinoy lang ang pinaglalaruan nila sa mga ganyang sistema? Bakit ang Vietnamese hindi? Mm-hmm. Hindi po ba sila kasama sa exemption po ba sila? Yeah. O dahil ang Pilipino kaya nilang hawakan sa liig, kaya nilang takutin. Dahil alam nila na pag umuwi sa Pilipinas, mahihirapang manan ng trabaho. Huwag naman po sanang ganun. Kanino ba kami pwedeng kumuha ng number ng police? Yeah. Kasi kung sakasakali man talaga na ganyan ang mangyayari, ang problema nga kasi, yung mga nandun na naglilipat na ngayon, na actual dapat na sila ang... dapat sila ang gumagawa ng ganitong action ngayon, dapat sila ang tumawag sa pulis. Pero anong ginawa nila? Yeah. Sumunod lang. Tapos po may post ang Meco Insular na nakausap na nila na nakipag-meeting na sila sa SHENGHUA. Nakipag-meeting na pala sila eh. Bakit wala pa rin action na nangyayari? Bakit natupad pa rin yung sistema na gano'n na maglilipatan ng kwarto tapos kinabukasan may pasok? Anong klaseng pag-iisip yun? Ano yung mga taong yan? Kailangan lang matulog ng isang oras? Ganun-ganun na lang ba maglipat ng mga gamit? Eh bakit wala po silang update doon sa mga ano? Wala silang follow-up update doon sa mga nagtatanong kung ano nang nangyayari? Bakit po naglipatan pa rin? Bakit may message pa doon sa post ng SHENGHUA na i-inform ko lang kayo na dito ako natulog sa bakanting bed? Kasi dati po, 8-person per room, ang ginawa nila, binawasan nila ng isa. So may vacant na isang bed sa loob ng isang room. Yeah. Yung iba doon na lang natulog. Eh paano yung sa isang room ang ipapasok nila itatlo? Hindi pa nga po ako apektado, hindi pa nga po napasama yung room po doon, pero hindi na ako makatulog ngayon pa lang. Wala akong masyadong gamit na nandun. Mm. Pero sa ngalan na siyempre, space ko yun eh. Yeah. Gamadong-gamado muna ako sa matutulog kung anong posisyon ng paghiga mo yung ano mo, tapos biglang mawawalan ka pala ng karapatan.
Para naman kami, daig pa namin yung squatter, nagbabayad naman kami ng buwan-buwan. Exactly. Wala naman kami kahit isang beses na hindi kami pinagbayad. Yeah. Ngayon lang kami na, ngayon na kami na hindi wala doon sa dormitory. Nang ilang araw, pero kakaltas hindi naman nila yun eh. Tapos bakit ang nangyayari? Ang sagot daw sa ang tanong pa nung isang nag-positive yung regarding sa ano niya, sa bill niya. Ang sagot daw ng broker na muna ang magbabayad ngayon, tsaka na lang natin i-arrange pag okay na, ikakaltas na lang sa sahod. Tama po ba yun? Hinayaan na lang siya ng ganun-ganun na lang. Kahit na nga po ano eh. Kahit na nga po huwag nang malasakit eh. Yung itrato na lang kami na tao. Ano na yun eh. Pinakamababang, ano na yun eh. Mababang tingin mo na yun sa kapwa mo eh. Sabi ko nga din po sa partner ko eh. Mukhang kailangan ko matulog. Kailangan ko ng lakas. At mukhang mas malaking gera ang haharapin namin pag uwi namin. Dito pa kami. Patapos pa lang kami sa 21. Pero hindi pa rin alam kasi nung tinanong namin yung naghumahawak sa amin dito na taga CECC, wala pa daw release ng papers mula sa government sa amin. Tsaka hindi pa daw totally clear ang dormitories. Kaya hindi pa alam kung kailan talaga kami makakauwi. Goodness. Ang dami yung... Kaya hindi namin alam kung bukas or basta naka-ready na lang kami dito, nakaano na lang yung mga gamit namin dito para pag sinabing, "Oy, Pancho Pilato, mag-ayak kayo." Meron pang ganitong insidente oh nung nandun pa ako, nung wala pa, hindi pa ako nililipat sa ano, hindi pa po ako nililipat sa dito sa quarantine facilities. Mm-hmm. Kailangan namin bumili ng tubig. Mm-hmm. So bumaba kami. Mm-hmm. Tapos may yung isang broker doon, dinedepensa niya yung sarili niya na yan kasi ang daming matitigas ang ulo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ngayon kami ang sisisihin nyo, tapos ngayon kami ang pupubuntunan nyo, na wala naman kaming ibang ginawa kundi magmalasakit sa inyo. What the fuck? Parang sarap sabihin ganun. Asa na malasakit? Yeah. Ni elevator nga hindi nyo nga mabuksan. Nung kabubukas ng SHENGHUA, nung kabubukas ng pulbiwan, tatlong buwan, apat na buwan na hindi kami pinagamit ng elevator. Ito pa ang malupit. Tapos biglang kailangan may renovation daw na magaganap. So nagbabare na sila doon. May natutulog yes, exactly. Ang gabi. Exactly. Nagbabare na sila. Wala silang pakundangan. Tanghaling tapat. Kasagsagan ng tulog. Magbabarena na lang sila kung gusto nila kasi may aayusin daw. Kahit na nga po, huwag na silang magbayad eh. Okay na yun. Basta malagay lang kami sa maayos na ano, na lugar na yung pwede naman namin masabi makampante naman kami, na may peace of mind naman kami, na pag nagtrabaho kami, wala kami iniisip na baka bukas makalawa, kailangan na naman namin mag-impake ng gamit namin at ililipat na naman kami. Yeah. Para naman na kasi kami pinaglalaruan ni. Eh. In addition sa dormitory problem, yeah. Ang alam ko, ang chitmos, kasalukuyan din, problema, broker kasi nila, ang humahawak kasi sa kanila ngayon is SHENGHUA, ganyan din po. Ang akin lang naman po sana, tratuhin kami ng patas na yun na ayon po sa kung ano yung dapat at tama. Bigyan din po sana kami ng karapatan na magsalita o magbigay ng opinion kung may babaguhin man sila, hindi yung nagugulat na lang kami sa implementation na agad-agad, very urgent, na ang maaapektuhan naman dito, trabaho rin namin. Nagpunta po kami dito, nagtrabaho kami, sumusunod kami sa kung anumang protocol na gusto nila. Pero sana naman po, maging makatao naman po ang pagpapa-implement nyo. Kabayan, narinig nyo na po direkta sa mga apektado talaga at naging biktima ng ganitong
klaseng serbisyo ng SHENGHUA broker. So sana po at nagsusumamo kami sa lahat ng makakapanood ng video na ito na sana po i-share po ninyo at bigyan natin ng katarungan yung mga kababayan natin na hindi binibigyan ng maayos na serbisyo ng SHENGHUA broker. So this is Jen with our guests. Maraming salamat po sa inyong dalawa and sana po may patutunguhan itong talagang interview natin. So,